Hello guys, good morning, mayong buntag. Magandang araw po sa ating lahat. Happy Sunday at dahil nasa kwarto lang po ako ngayon, hindi po ako busy, kaya naisipan kong gumawa ng video about sa aking lutuin ngayon guys. Ang ating menu for today para sa aking lunch is this. Magluluto po tayo ngayon ng munggo na may gulay. Ito po, meron na po tayong naka prepare na munggo. Ilaga na muna po natin yan. Ayan, umuusok-usok pa. Then, yung mga panggisa natin. Ayan, diced tomato, kunting luya. Kasi ako guys, pag nagluluto ako usually, lalo na pag mga beef, may beef na sahog. Kasi may beef, may minced beef po tayo dito. Ayan, minced beef. Naglalagay talaga ako ng kahit konting luya. Tapos, ayan, sibuyas natin, tsaka yung bawang. Tapos, ang gulay na sahog natin ay meron po tayong kalabasa. Ayan po. Tapos, meron po tayong lettuce. Kasi meron akong leftover na lettuce sa loob ng aking ref. Nanghihinayang ako baka masira lang kasi. Kaya isasahog din natin siya sa munggo. Pero meron po talaga akong pansahog na gulay na kapares talaga ng munggo palagi. Alugbate. Yes. This is my alugbate. Napilian na po natin yan. Yan na po. Kaya mag-start na po tayo magluto. Yes, ayan guys. Mag-start na nga tayo magluto. Maglalagay tayo ng mantika para sa paggisa natin. So, painitin lang po natin yung ating mantika ha, bago tayo maglagay ng ating mga panggisa. So, ayan po guys, mainit na po yata yung ating mantika. So, unahin po natin is yung bawang. Ayan. Maglalagay na po tayo ng bawang para sa ating panggisa. Ayan. Actually, yung kasirula ko is pinaglagaan ko to ng munggo, kaya pagsalin ko ng munggo, hindi ko na siya nalilis kasi okay lang naman. Then, ayan, after ng bawang, sunod muna natin yung luya. Kasi yung sibuyas po, madali lang naman po siya. Madali lang naman maano yung sibuyas, luto. Kaya pinapahuli ko yung sibuyas palagi. Tapos ayan, isunod natin is yung ating kamatis. Ayan. Yung ating kamatis. Ayan. Medyo maano lang kasi yung pa natin kasi yung gamit ko lang po is electric plate na lutuan, hot plate po siya, pero okay naman siya, malakas naman. Nilagay ko lang sa pinaka high para. Tapos ginagawa ko, iniinit ko na kagad. Ayan, yung kamatis. At yung last, ay yung ating sibuyas. Ayan, sibuyas. Sibuyas. Then, after ng ating sibuyas, ilalagay na po natin yung ating minced beef.
Isang buo to nung nakaraan, hinati ko lang nung unang nagluto rin po ako ng munggo. Ayan. Minced beef natin. Actually, frozen siya, pero pinalambot ko na talaga siya. Ayan, medyo matigas yung... Medyo hindi kaya ng rubber natin na ano. Nasando. Kaya idudurugin po natin siya na sandok natin na stainless. Para ma ano siya. Madali siya madurog. Mag-ibisa. Natin. Mag-isa natin ang gusto ng ating minced beef. Bago po natin isunod, ilagay yung ating munggo na igigisa din kasama dito. Tapos ilalagay tayo na kunting paminta. Kunting paminta. Tapos ako hindi naman sa ano, pero naglalagay ako ng kunting kwan. Ajinomoto. Ayan. Ginamon to, pampalasa. Ito. Naluluto na yung ating giniling. Tapos, naglagay tayo ng konting toyo. Kasi wala akong patis, kaya toyo lang yung ilalagay ko. Toyo lang yung ilalagay ko. Datu puti. Toyo. Tapos halu-haluin natin ulit. Ayan. Ayan. Medyo natuyo na siya ng konti. Medyo ano yung kanyang mantika, so konti-konti lang papatakan ko lang siya ng konting olive oil. Yan. Konting olive oil. Olive oil. Tapos, saka po natin ilalagay yung ating munggo. Yan. Munggo. Saka po natin na halu-haluin. Halu-haluin natin. Mabilis lang po to, mga katropa, mga kaloko dyan. Mabilis lang po magluto. Hindi nito. Basta naka-prepare na po lahat. Mabilis lang po. Ayan, halu-haluin natin yung ating munggo sa ating ginisang giniling. Ayan. Tapos, tatakpan po natin muna siya. Siguro mga 10 minutes.
10 minutes. Hayaan mo na siya mga 10 minutes. Ayan. So, ayan po yan, guys. Ayan. Okay na po yung ating munggo. Tsaka yung giniling. Wow. Medyo tuyo ng konti. Yung sabaw. Sarap yan. Pero dadagdagan po natin ng konting tubig. Konting sabaw. Ayan. Para hindi siya masyadong malapo. Kasi maglalagay pa po tayo ng gulay mamaya. Lalagay pa kasi tayo ng konting gulay mamaya. Yan, takpan po natin. Tsaka pakuluin lang po natin ng konti. Saka po natin ilalagay yung mga gulay. So, ayan na guys. Kumukulo na yung ano, kumukulo na siya. Haluin pa natin ulit. Tsaka, ilalagay po natin yung ating kalabasa. Ayan. Kalabasa, pampalinaw ng mata. Ayan. Saluin natin. Para ma-ano siya sa ilalim. Ang ating kalabasa. Yan. Tapos takpan po ulit natin para maluto ng maluto po yung ating kalabasa. Maluto ng konti. Saka po natin ilalagay yung ating gulay pa na natitira. So, ayan na po. Kumukulo na naman po. At ang isusunod po natin is yung ating alugbati. Dahon po ng ating alugbati. Yan. Wow, dami. Yan. Yung dahon po ng ating alugbati. Yan muna natin. Press po natin siya pababa para medyo ano. Tapos haluin. Dandahan. Kasi maapaw eh. Baliktarin natin para yung ating alugbati is mapupunta sa ilalim, maluluto din. Yan. Tuloy maano din yan mamaya guys, pagka ano, liliit din yan. O diba ang alugbati kasi kala mo marami lang siya. Pagka hindi pa siya na ano sa kwan, kala mo maraming marami. Ayan o. Yung unang nilagay natin, umapaw kanina. Ayan, kaya ilagay pa natin yung natira. Saka, tsaka ganun pa rin yung gagawin natin. Haluin natin siya ulit. Para ma-ano siya sa ilalim. Mahalo siya sa ilalim ng ating munggo. Yan. Yan. Alright. Tapos yung last po natin nilalagay mamaya is yung ating lettuce.
Kaya ako po pinahuli yung ipapahuli yung lettuce. Kasi yung lettuce naman po is madali siyang maluto. Tsaka yung lettuce nga eh, kinakain ng natin ng hilaw eh. Ginagawa nating salad, di ba? So, okay lang. Yung lettuce natin pang huli. Yung natira pang alugbate. Pagkatapos natin ihalo to, saka din natin isunog yung agad yung lettuce. O kahit mga after 3 minutes. Para lutong-luto na yung ano. Tsaka guys, pangit din naman kasi sa gulay pagka nasobra ng luto na nalanta na siya sa pagluluto. Pangit din yung gulay na ganun. Nalalanta. Na-overcook ba? Parang iba na yung hindi yung lasa ng gulay is parang nag-iiba din yung texture. Yan. Alright. Tapos, takpan muna natin. Sandali. At siguro mga after 3 minutes, okay na yan. So, ayan guys, kumulo na naman. Ayan. Wow. Mapaw. Lalagay na po yung ating lettuce. Wow, sarap nito. Wow. Oops. Iyan mo natin. Para actually kahit sa taas na lang to okay na to siya eh. Maluluto na rin to. Pag tinakpan to mamaya okay na yan. Ipatong na lang natin siya. Kasi hindi na natin ma halo na gusto. Yan guys. So, ayan. Lettuce natin. Nasa taas lang. Tapos, tatakpan natin siya. Yan guys. So, yan na guys. Wow! See? Dumami ang sabaw dahil sa gulay siguro. Kasi yung gulay natin guys, ang gulay kasi lalo na pagka fresh. May parang sabaw din yan. Tapos kasi inugasan. Tapos maglalagay tayo ng konting asin. Kasi kanina guys, hindi tayo nag-ilagay ng asin. Nung pag-isa, kuwan lang, konting toyo lang. So, ayan. Konting asin lang. Ayan. Tsaka, guys, aware na po kasi ako gumamit ngayon ng maraming asin. Kasi, ang too much po na lalo na sa mga nagtitimpla po ng ano ah, sobrang alat, yung mahilig po sa mga mataas ang maano, ma medyo maalat ang timpla. Bawas magbawas-bawas na po tayo ng ano ng ganong pagtitimpla ng maalat na timpla sa pagluluto, guys. Kasi yun po ang nagkukaw sa atin ng sakit, lalo na po sa bato. Sa bato. Yun po. Kaya yun ang magbawas-bawas po tayo sa paglalagay ng maraming asin sa mga niluluto natin para hindi po tayo magkakasakit sa bato.
Kasi pagka nagkasakit po tayo sa bato, mahirap na po. Tapos pag naging malala na siya, ayun, magkakaroon na tayo ng kidney failure, magkakaroon tayo ng ano, yung siyempre pagka marami ng komplikadong sakit ang papasok sa atin, tapos mag-undergo tayo ng chemotherapy, o di ba? Ang mahal-mahal noon. Tapos ang sakit-sakit daw noon pag ano, nag-undergo ka ng chemotherapy. Grabe, tapos may tendency pa na tatanggalin yung bato mo, operahan ka. Ayun naman ang iniwasan ko na guys, kasi na-experience ko na yung ano, nagka-problema rin ako sa bato. Pero hindi pa naman siya severe. Nakuha siya sa gamot. Kaya ngayon, aware na ako. Yan. Yan guys. So, luto na yung ating gulay. Yan. So, ayan. Wow. Yan guys. So, luto na yung ating gulay. Magsasandok ako. Kasi bibigyan ko yung aking mga pamangkin dun sa kabila. Yan. Munggo, kalabasa with lettuce at giniling. Yan. Siya. O, diba? Wow, daang gulay. Ayan, haluin muna natin yung sa baba. Ayan. Poha. Sarap nito. Ito yung mga paborito ng mga Ilonggo. Alugbate. Favorites ng mga Ilonggos. Gani sa akon mga kasimanwa, mga kabarangay dra sa Iloilo. Ang paborito sa mga Ilonggo, munggo kag alugbate. Okay guys. So, ayan guys, thanks for watching my cooking ngayong araw. See you on my next video.